Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe for you ngayong next 15 days. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ba ang energy. Energy natin, spirit guide for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong forming structure, solid foundation. So matatag kayo ngayong 15 days na ito. Mukhang meron din ba kayong pinapatayo or meron kayong binibuild. Pwedeng ito ay hindi naman bahay. Pwedeng confidence po ninyo. Yan, lakas ng loob. Courage. Ano pa? Yan, self-esteem. Yan. More on, hindi naman to material things for some of you. Kung hindi, pwedeng yung essence ninyo sa buhay. Diba? Maaring nalalaman nyo na yan, natutuklasan nyo na ano ba yung life purpose ninyo. Tignan po natin. Okay, spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? Okay. Blockages. Ano po ang blockages? Meron tayo ditong 4 of cups. Okay, yung karamihan sa inyo, ito yung blockages ninyo. Actually, pwedeng blockages to, pwedeng hindi. Nakita ko kasi dito, di kayo nakokontento. Ayan. And yung iba naman po sa inyo is, may mga bagay na hindi nyo naman talaga makontrol, pero, alam mo yun, yung hindi nyo pa makontrol, yun yung gustong-gusto ninyo. Ayan. Kaya nahihirapan din yung iba sa inyo. Pero more on ito, feeling mo kasi walang pag-usad na nangyayari sa life mo. Gemini, ayan. So, alam mo yun, di ba, may binubuo kayo dito. Pero hindi naman pala kayo nagfo-focus dun sa mga bagay na pwede nyo pang makuha. So, yung iba, sa past kasi kayo, nagfo-focus. Ayan. So, may mga panghihinayang kayo dito ngayong 15 days. Tignan natin. Okay, so yan yung blockages mo. So, try mo na tignan yung mga ino-offer sa'yo. Huwag ka masyado mag-focus sa past. Tignan natin, pagdating sa strength mo, we have the emperor. Ayan. So, huwag na kayong manghinayang kasi mababawi nyo pa naman kung ano yung mga nawala sa inyo dito. At saka, we have the emperor. So, kayang-kaya nyo talaga. Yun talaga. Kaya pala, need nyo palang kontrolin yung inyong emotions. Ayan, so that is your strength. You can control your emotions. And actually, hindi lang emotion yung kaya mong kontrolin, Gemini. Even yung mga tao sa paligid mo. So, meron dito is kaya nyong magmanipula ng mga tao. Or ng isang sitwasyon. Tignan natin, pagdating po sa bagay na dapat mong i-release, we have 4 of pentacles. Pag masyadong pagtitipid yung iba po sa inyo. Ayan. So, meron kasing pagtitipid na tama lang, diba? Pero may pagtitipid na yung parang sobra na. Ayan, tipong baka tinitipid nyo na din yung inyong sarili. So, wag naman ganun. Pero kung meron kasi kayong goals dito, kaya siguro ito, tinitipid nyo talaga sarili nyo. Kaya lang kasi, kunwari, pagdating sa mga foods, yan, wag nyo titipirin yung sarili ninyo. Pagkain ng mga healthy foods, what I mean. Yun yung ano, wag ninyong titipirin. Ayan. Tapos, meron din dito, hindi ko alam kung kayo ba yung naghahawak ng pera or may ibang tao na naghahawak ng pera. Kasi may dapat kayong i-release dito eh. So, hindi ko alam kung mga nangutang ba yan sa inyo. Ayan. Pwede, no? Yung mga nangutang sa inyo. Pero ang hirap, no? Pag i-release mo na yan. I mean, hindi mo na sila sisingilin, ganyan. Kasi pinaghirapan mo to. Kailang kasi pwedeng yan yung nagbibigay sa inyo ng ano, ng kalungkutan, matinding kalungkutan. So, sabi ko nga, mababawi nyo pa naman yung mga nawala sa inyo. So, wag na lang kayong uulit dito. So, by time na napag-desisyonan mo na hindi mo na sila sisingilin at lumapit ulit sila sa'yo, wag mo nang pagbibigyan. Matuto ka na dito, madala ka. Tignan natin pagdating sa mga dapat mong pagnilay-nilayan, pag-isipan. Ayan, natatakot nga yung iba sa inyo. May fear kayo dito. At okay, yung iba sa inyo, nakakaisip kayo na, paano pag hindi na ako nagising? Nagkakaroon kayo, ayan, yung iba sa inyo, anxiety. So, relax your mind. Sabihin natin, iset up nyo yung room ninyo na talagang kalmado. Yung tipong pantulog na room, yan. Oo. Yung marerelax talaga kayo. Kasi nahirapan yung iba sa inyong matulog, oh. Ayan, nag-iisip talaga, nag-overthink talaga kayo. So, huwag nyo masyadong pag-isipan yung mga nangyayari sa life ninyo. Kasi nga may mga bagay kayo dito na hindi makontrol. Talagang sasakit ulo nyo, may stress kayo, baka ma-depress pa kayo. Tignan natin, so one step at a time lang.
Huwag mong angkinin lahat ng problema sa mundo. Or lahat ng ano ba, ng obligasyon sa family mo. Huwag mong kuhanin lahat. Sa mga naghahanap po ng work, we have the hermit. So, ayan o. Eto, madami yung iba sa inyo. Madami kayong certificates, ganyan. Basta marami na kayo or meron kayong patutunayan talaga dito. So, ayan o. Napakaganda naman talaga. Kaya lang, itong 15 days na to, pwede kayong matanggap sa work. Yung iba naman po sa inyo, pwede kasi na yung mga na-applyan nyo, hindi talaga yan yung gusto ninyo na trabaho. So, it's up to you kung i-accept mo ba. Kasi mukhang meron kayo dito talagang tina-target. Pagdating naman po sa mga may current work, okay, para sa mga may current work dito, ayan, yung iba may vacation kayo dito. Yung iba naman, di kayo magbabakasyon, di kayo magli-leave. Ayan, kasi nga, nanghihinayang kayo dito sa pwede ninyong kitain. So, ayan, tignan mo na lang kung ano ba yung isa-sacrifice mo dito kung hindi ka mag-vacation leave, ganyan. At yung iba naman po sa inyo, ito, tahimik lang sa trabaho ninyo. Medyo malungkot itong 15 days na to. Hindi ko alam kung bakit, pagdating sa work ninyo. Pero malungkot yung energy, yun yung nafe-feel ko ngayon. So, tignan natin, pagdating naman po sa, yun nga, siguro kasi di kayo makakapag-vacation this Christmas, ganun. Siguro yun yung nafe-feel ninyo. Pagdating sa mga gusto naman po mag-resign, okay, yung iba magre-resign kasi mukhang meron na kayong business or meron, alam mo yun, meron na kayong plan, okay? So, kaya malakas po yung loob talaga ng karamihan sa inyo, Gemini, ayan. So, okay naman kasi ito, ang maglalakas lang naman talaga ng loob na mag-resign is yung may kapupuntahan na talaga. Meron kayong pagkakaabalahan. Pagdating naman po sa mga gustong mag-start ng business, perfect time ba ito? Ayan. So, yes, perfect time to. Ayan, no? Lalo na sa mga competitive. Ang mga Gemini, competitive yan. Diba? Competitive kayo. So, ayan, no? Pero, syempre, alam nyo naman yung laban ninyo. Kaya, ito, prepared naman po kayo dito. Kaya, ayan, umpisahan nyo na. Kasi, okay, perfect time din. Maganda rin talaga yung time na to kasi bare months. Tingnan natin, pero depende kasi yan sa ano ninyo, diba? Sa kind of business or sa industry na papasukin po ninyo. Para sa mga may current business, we have the High Priestess. So, labanan nyo po yung mga ano, oh. Ayan, nai-stress kayo sa mga bagay na wala kayong control. Or ito, nagpupuyat. Puyat nga, oo. Madami pala dito puyat na Gemini ngayong 15 days na ito. Kasi pwedeng marami kayo talagang gagawin. Madami kayong productions ngayong 15 days na ito. So, yun. May mga bagay dito na tamang pagtuunan ng pansin, tamang pag-isipan, meron din naman po na hindi. So, i-let go nyo yung mga hindi. Okay? Salain ninyo yung mga iisipin ninyo, yung mga poproblemahin ninyo pagdating dito sa inyong business this 15 days. Tignan natin pagdating po sa mga gusto pang ituloy or ano ba, itutuloy mo pa ba yung nalulugi mong business? Ace of Pentacles. Kailangan nyo lang ispuhunan. Tuloy niyo po. Maganda yan. Queen of Wands. Nakapalaban talaga. Ilalaban niyo talaga to. So, yes po. Ilaban niyo kasi makakabawi pa po kayo. Ayan o. Ace of Pentacles. Madami kayong kikitain nitong 15 days pagdating sa inyong negosyo. Para po sa inyong family, relatives, kamusta? Three of Swords. Ayan, meron yatang heartbroken dito na family members mo. Ayan po. So, pwedeng meron kayong makaaway, makasagutan. Meron tayo ditong Knight of Swords, even sa friends mo. Ba't parang puro maiinit yung ulo ng mga, hindi ko alam kung ikaw ba yung mainit yung ulo or mainit yung ulo ng mga tao sa paligid mo ngayong 15 days na ito. So, medyo, yan, dahil alam mo yan, Gemini, so you can control naman your emotions. Tignan natin, oo, parang ikaw na lang yung magparaya dito. Kasi, di ba, magpapasko, tapos, yan, ang hirap naman kung may makakaaway ka dito. Or may makakasamaan ka ng loob. Pagdating po sa mga single, single mom, single dad, byuda at byudo, meron tayong temperance. Okay, so wala pang relationship na lumalabas dito. Ang gawin nyo po ayan para sa mga byudo-byuda is i-heal nyo muna po yung inyong heart. And also ganun din sa mga single, baka kaka-breakup, kakagaling nyo lang sa breakup. And for some of you na mga single mom, single dad, focus kayo sa mga anak po ninyo. Tignan natin pagdating sa mga in a relationship. Ayan, madami tayong in a relationship dito na paganda po ng paganda yung inyong relationship. Ayan, and also ito mukhang mag-start na yung iba ng family.
Yan na yata yung pinag-uusapan nyo ng person mo. Para sa mga married naman, we have Page of Pentacles. Okay, so ang focus naman ng mga married couple natin is yung pag-aaral ng mga anak. Ayun nga, ito pala yung pinoform ninyo kasi gusto nyo talaga na magkaroon ng magandang kinabukasan yung inyong mga anak. So, selfless kayo dito ng asawa mo. Tignan natin ano pa po yung mensahe for you. Okay, a blessing on a friendship. Ah, okay. So, ito palang kaibigan mo na to is hindi mo pala to makakaaway. Kung hindi, meron siyang ipaparealize sa'yo. I-real talk ka pala niya. So, okay yan. Okay itong kaibigan mo na to. Masasaktan ka lang talaga, pero real talk yung sinasabi niya sa'yo. Alam mo yung parang sasampaling ka niya ng katotohanan. Number 14, yan po yung iyong lucky number for this 15 days. Maraming salamat, Gemini, and mag-iingat ka always. Bye-bye!